Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, September 29, 2021. Yung minomonitor nga natin nga si Typhoon Mindulle, ito nga po, no, yung pinakasentro po niyan ay halos nakapasok na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayun po yan sa ating Japan Agency. Pero ayon po sa latest forecast track ng ating bagong pag-asa DOST, ito po ay nasa pinaka far line lamang po yung pinaka sentro niya. Pero ayon po sa ating Japan Agency, ito nga po ay nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay unti-unti na pong nag-i-intensify ulit. At ayon po sa Japan Agency, ito po ay nasa 185 km per hour ang kanyang lakas. At ito nga po ay patungo pa rin sa silangan ng Japan. At ayon naman sa ating Japan Agency, ay anong ating pag-asa DOST, ito po ay nasa 165 km per hour yung kanyang lakas at meron na pagbugso na abot ng 195 km per hour. At ito naman po ay inaasahan pa na lalakas itong nasabing typhoon na Mindulle habang papalayo na sa ating Philippine Area of Responsibility at yung extension ng kanyang kaulapan ay bahagyang nakaka-apekto po yan dito sa may parte ng Visayas area. Yung isa naman nating minomonitor, no, na ating tropical depression dito po pa rin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito naman po ay hindi inaasahan papasok sa ating bansa. Ito po yung forecast track ng ating Japan Agency. Yung pinakasentro nga po nitong si Typhoon Mindulle ay ayon nga po sa Japan Agency ay nakapasok na to sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa pag-asa DOST naman, yung halos kalahati, no, nung sentro nung nitong bagyong ito ay nasa far line lamang. Check naman natin, ano, yung ating mga lugar na ulanin. Dito nga po sa may extreme northern Luzon, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Wala tayong inaasahan na mga pag-ulan at makakapal na kaulapan. Maging dito po sa parte ng northern Luzon, magiging maliwalas at maganda po ang lagay ng ating panahon. Dito naman po tayo sa may Metro Manila, magiging maganda po ang lagay ng panahon, subalit asahan po natin yung ating localized thunderstorm, lalo po yan pagdating ng tanghali at ng hapon. Dito naman po sa may parte ng Mindoro, kung mapapansin natin, ano, posible po tayo makaranas dyan ng mga pagbugso ng pag-ulan pero panandalian lamang. Dito naman sa may Bicol region, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. At wala tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan, maliban lamang po dito sa may San Andres na posible po tayo makaranas ng biglaang pagbugso ng pag-ulan at dito po yan sa Marinduque. Dumako naman po tayo sa may Visayas area kung mapapansin natin, ano, na posible pong makaranas ng may kalakasan at may hinang pag-ulan dito po sa parte ng Tacloban at ilang portion ng Eastern Samar. Dahil nga po yan dito sa extension ng kaulapan o yung buntot netong nasabing si Typhoon Mindulle. Dito naman tayo sa may Mindanao. Kung makikita natin, ano, magiging maganda po ang lagay ng panahon ng Mindanao. Posible mang tayo makaranas ng pag-ulan yan mga bandang hapon. Dito naman po sa may parte ng Palawan, dumako naman tayo sa may Palawan, wala naman tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan, magiging maganda po ang lagay ng panahon sa may Palawan. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga natin, ayun po sa ating European Center na ito po ay papasok sa ating bansa. Si Typhoon Mindulle by 1 p.m. Ito nga po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at pagdating po ng September 30,
ito po ay palabas na muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng launa o ng tanghali ng September 30, ito nga po ay tuluyan ng palayo at yung isa nating sama ng panahon sa labas ng ating par ay tuluyan na nga pong mawawala. Pagdating naman po ng October 1st, ito po yung ating magigilagay ng panahon, yung extension po rin ng kaulapan. Nitong si Typhoon na Mindulle ay nakakaapekto pa rin po yan, ha? Dito po yan sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. At pagsapit naman ng October 2, mapapansin natin October 2, magiging maulan po ang malaking parte ng ating bansa, lalo po dito sa may Northern Luzon at maging dito po sa may Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman ng October 3, tuloy-tuloy po tayong makakaranas ng pag-ulan at kung mapapansin nyo, no, meron tayong isang low pressure area. Dito po yan sa eastern section ng Mindanao at ito po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng October 4, mapapansin natin, ano, ito po as of now, LPA, makaka-apekto po siya dito sa may Visayas area at kung makikita niyo meron tayong isang low pressure area ulit dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating yan ng October 5, kung mapapansin niyo yung low pressure area, no, na dumaan dito sa may parte ng Visayas, ito po ay ating i-monitor kung posible nga ba siyang maging isang mahinang bagyo. Dahil kung mapapansin natin yung dala niyang ulan, halos sa sasakupin ano, itong Northern Luzon, Visayas at maging itong Palawan, ay posible po tayo makaranas dyan na masungit na panahon dahil nga sa nasabing low pressure area. October 6, ito naman po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo no, pag labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung makita nyo dito nga po, ay isa siyang ganap na bagyo. Itong dumaan ng low pressure area sa atin. At kung mapapansin natin, ano, meron po tayo isa pa ulit na low pressure area dito naman sa eastern section ng Bicol Region. Ito naman po yung ating babantayan kung ano po yung kanyang posibleng scenario. As of now, kung mapapansin natin dito sa ating advanced weather forecast, ito po ay isang low pressure area pa lamang at mababa pa yung kanyang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Inulit natin, ano, ito pong ating advanced weather forecast, ito po ay posible pa lamang na mangyari in the next week. Ito po ay first week ng August, ng October at ito po ang ating i-monitor itong dalawang sama ng panahon na posibleng pumasok at dumaan dito sa may area ng Visayas at ng Bicol. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa atin lahat.